San Francisco, Toronto, Berlin at Budapest. Ilan lamang yan sa mga lugar na mayroong streetcar system. Pero alam nyo ba na ang dating Manila ay mayroon din kaparehong sistema? Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa official channel ng FS Digital Studios. Pindutin na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa aming mga future videos. Kung ang tawag sa Ingles ay streetcar, ang tawag naman dito sa Pilipinas ay tranbiya. Bago pa nagkaroon ng mga tranbiya, ang mga pangkaraniwang transportasyon na makikita sa Manila ay ang kalesa, karomata, at ang karuahe. Noong 1875, iniutos ni Haring Alfonso ang pagpaplano ng railway system sa Pilipinas. Taong 1882 naman, itinatag ang Kumpanya de los Tranvias de Filipinas at noong 1885, sinimula ng pagbuo ng unang linya. Matapos ang apat na taon, nabuo at binuksan sa publiko ang Malabon Line. Hindi na matukoy ang eksaktong lokasyon ng istasyon sa Tondo, ngunit ang huling istasyon ay matatagpuan sa tapat ng San Bartolome Church sa Malabon. 1902 noong pinahintulutan ng pamahalaang Amerikano ang pag-ooperate ng mga tranbiya, pati na rin ang mga linya ng kuryente sa Manila at sa mga kalapit nitong munisipalidad. Ibinigay kay Charles M. Swift noong 24 ng Marso, taong 1903, ang prangkisa ng Manila Electric Railroad and Light Company o mas kilala bilang Meralco. Kinuha din ito ang Kompanya de los Tranvias de Filipinas, pati na rin ang La Electricista at ang planta nito sa Cali San Sebastian, na ngayon ay kilala na bilang FR Hidalgo ng Quiapo. Noong Abril 1905, binuksan ang mga bagong dekuryenteng tranbiya. Ang tawag na dito ay streetcar, ngunit mas tumatak pa rin sa mga Pilipino ang pangalang tranbiya. Habang tumatagal, pababa din ang pababa ang kalidad ng mga nasabing tranbiya. Nagsimulang magwelga ang mga Pilipino manggagawa na naapektuhan ng krisis na sanhi nito. Hanggang sa nagkaroon ng insidente kung saan sumabog ang isang bomba na inilagay sa isa sa mga tranbiya. Kasagsagan ng World War II noong naganap ang Battle of Manila, partikular na noong 1945, kung saan hindi lamang ang mga Pilipinong sibilyan ang naging biktima, kundi pati na rin ang tranbiya. Mula noon, tuluyan nang bumagsak ang sistemang tranbiya at unti-unting napalitan ng mga pampasaherong bus at jeep na iniwan ng mga Amerikano matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming plano ang isinulong upang maibalik ang sistemang tranbiya. Ngunit ang pinakamalapit sa sistemang ito ay ang Light Rail Transit o mas kilala natin bilang LRT. Naging biktima man ng digmaan at unti-unti nang nababaon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang sistemang tranbiya ay isa sa mga naging rason kung bakit umunlad ng tuluyan ang Manila at ang mga kalapit nitong munisipalidad. Mas pinabilis nito ang modernisasyon ng Manila, Malabon, Pedro Makati at ng Pasig.